Magandang tanghali at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng makababayan nating Pilipino na makikinig at manolood sa akin all the year kikitang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatutuhanan, iyan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospone. Ginawan 2020, pinospone. Ginawan 2022, pinospone. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospone. Pinospone pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siyam o walo kami lahat, ako yung number one na principal. Okay lang, sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako naman ang target nila. Sa anong paraan ginawal kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat. Lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng U.S. Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-usapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Iniintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan, kung ako'y ma-extradite, pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat mag-taste din sila. Hindi dumating yon, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kalaman sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendisyon, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yon, kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources.
Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto lang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveilan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinagigiba ang pintuan, pinagigiba ang lahat ng aming pamamahay sa loob, liligwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking board of administrators, senior leaders. Lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos, hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Tagadabaw po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin. Ito ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Inamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat hinahabol kami. Nakapalibot sa amin ang mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din.